ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipinas. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Pagkakaisa sa hanay, pagpapaigting ng profesionalismo at pagpapalakas ng kakayahan ng militar na tumugon sa mga banta sa seguridad at rumisponde sa mga kalamidad. Ito po ang pangunahing tututukan na nagbabalik na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Andres Centino. Muli siyang itinalaga sa pwesto 5 buwan matapos palitan isang hakbang na itinuturing ni dating Senador Panfilo Lacson na pagtatama sa isang pagkakamali. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Agosto 2022, nang ipasa ni General Andres Centino ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa kapalit niyang si Lieutenant General Bartolome Bacaro sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makalipas lang ang 5 buwan, ibinalik ni Bacaro kay Centino ang simbolo ng pamumuno sa isang change of command ceremony sa Camp Aguinaldo Sabado ng umaga. Pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang seremonya. Wala naman sa turnover si Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. Sa pambihira at kauna-unahang pagkakataon, manunungkulan ang General ng 2 beses bilang AFP Chief of Staff. First, may I acknowledge the... Sorpresa ang anunsyong itinalaga ulit ni Pangulong Marcos sa AFP si Centino. Nitong Nobyembre lang, pinangalanan siyang Ambassador ng Pilipinas sa India at Nepal. Maaabot na ni Centino ang mandatory military retirement age na 56 sa Pebrero, pero inaasahang lalagpas pa rito ang kanyang pamumuno dahil sa Republic Act 11709 na pinirmahan ni dating Pangulong Duterte noong nakaraang taon. Sa ilalim nito, ipapako sa 3 taon ang termino o taning ng panunungkulan ng AFP Chief of Staff, pati na mga commander ng Army, Air Force at Navy at iba pang matataas na opisyal. Sa gitna ng pagpapatupad ng batas, pagpapalit ng liderato ng AFP at kontrobersyang bunsod nito, nanawagan si Centino na manatili ang pagkakaisa sa hanay ng militar. We as an organization cannot afford to remain or to be divided and squabbling on how its interpretation stands to benefit one over the other and lose focus on what is best for the armed forces as a whole. Therefore, to implement this law, the armed forces of the Philippines needs strong and determined leaders capable of steering the organization in the direction of stabilizing unity and ushering in a truly modern and professional armed forces. Dagdag ni Centino, higit pang dapat tutukan ng militar ang mandato nitong pangalagaan ang seguridad ng Pilipinas at rumisponde sa mga kalamidad. Walang binigay na dahilan ng Malacanang sa pagpalit kay Bacaro, pero pinuri ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pinalitang Chief of Staff at ang mapayapang paglilipat ng pamunuan. The civilian side of our country needs that kind of change of command tradition. Mabuti na lang na hanggang ngayon wala pang nangyayari na umaayaw tumanggap ng resulta ng eleksyon sa ating bayan na kagaya sa Amerika yung nangyayari doon. Napakahirap ang ganyang pangyayari kung yan man ay magaganap sa ating bayan. As far as Lieutenant General Bacaro is concerned, I don't think that this is going to be the end of his public life. We are going to give true value to your achievements and we will always remember your service and sacrifices for the country. Nagpasalamat naman si Bacaro sa kanyang pamilya, staff at mga sumuporta sa kanya. It is my fervent wish that I can repay in whatever way I can dun sa support ang ibinigay niyo sa akin. I have felt the outpouring support, especially last night, you know, hindi tumigil yung aking cellphone, messages coming from people that I do not even know. Ikinatawa ni dating Senador Panfilo Lacson na nag-sponsor ng batas sa termino ng mga opisyal ng AFP ang makasaysayang pagtalaga kay Centino na karapat-dapat aniya sa pwesto.
Ikinatawa rin niya na itinama ng Pangulo ang isang pagkakamali, lalo't sakop na si Centino ng batas kaugnay sa fixed 3-year term ng AFP chief. Nakikita naman ng security analyst na si Chester Cabalza na ala si Centino ng administrasyon. Sa layong wakasan na ang rebelyon ng CPP-NPA dahil sa kanyang karanasan sa Philippine Army. Malaki rin yung kanyang ambag sa pagbaba ng lakas ng ating mga kalaban, no? At napansin din natin that of course his experience on the ground cannot be discounted. And I think he will bring back this strategy, given that the insurgency problem remains to be a top national security issue in our country. Nakita natin that during his reign and of course not leadership as the chief of staff of the AFP, mukhang naging effective ito. It just so happened that you have politics also in the selection of the chief of staff of the AFP, at minsan nagiging prerogative yan at kinakailangan respetuhin natin, especially in the military culture, no? They have to comply before complaining. Tingin ni Cabalza, patunay ang maayos na turnover na susuportahan ng militar ang pagpapalit ng liderato nito. Pero kailangan din aniyang mapalawak ni Centino ang kakayahan ng AFP sa panlabas na seguridad na nakaatang sa Philippine Air Force at Navy. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatalaga kay General Andres Centino bilang bagong Chief of Staff ng AFP. Sa isang pahayag, sinabi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na ipagpapatuloy nito ang misyong sugpuin ang lahat ng grupong banta sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino at ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng bansa. Nagdeklara ang Philippine National Police ng full alert bilang paghahanda sa AFP Change of Command Ceremony sa Camp Aguinaldo kaninang umaga. Kabilang rito ang paghanda ng Special Action Force at ibang tactical units. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, ito ang dahilan kaya nakadeploy ang ilang police, truck at armored personnel carrier sa loob ng Camp Krame. Wala anyang dapat ika-alarma o ikabahala ang publiko. Nilino din niyang ibinabaren sa heightened alert matapos ang seremonya. Matter of anticipation na kung may mangyayari, we are ready. Pero wala naman tayo na receive ng mga information about that. Nanindigan ng ilang opisyal ng Philippine National Police na hindi sila magbibitiw sa kabila ng panawagan ng DILG na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng mga general at koronel para malinis ang kanilang hanay ng mga dawit sa illegal na droga. Nagpapatrol, Rafi Santos. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan magsumite ng courtesy resignation sa serbisyo ang mga general at colonel ng Philippine National Police bilang bahagi ng paglilinis sa hanay ng pulisya. Sabi ni Marcos, matagal nilang pinagplanuhan ang hakbang na layong matanggal ang mga opisyal na may kinalaman umano sa illegal na droga. Kaya't kailangan natin tignan na mabuti sino ba talaga ang kasabwat dyan, sino ba talaga ang involved, at sinong hindi na talaga pwede magserbisyo dahil associated na sila sa mga drug lord. Ayon pa kay Marcos, kailangan ng radikal na galaw para sa isang malalim na problema. We will form a commission and we will look into the records of all of the officers as we slowly will reinstate those who are cleared, and maybe we will have to decide what do we do with those that are implicated to being involved in the drug trade. Hati ang opinyon sa hanay ng pulisya sa panawagang ito ni DILG Secretary Benhar Abalos. May ilang opisyal na nakausap ng ABS-CBN News at sinabing hindi sila magre-resign. Nakiusap po nang huwag silang pangalanan, pero giniit nilang dapat umiral ang rule of law at due process sa ganitong usapin at irespeto ang karapatan ng lahat sa ilalim ng batas. Nauna lang sinabi ni DILG Secretary Benhar Abalos na hindi sapilitan ang hiling na magbitiw sila sa PNP. Ang ginawa ko po, hindi ko po inoorderan, ako'y umaapila.
na kung maaari magkaroon tayo ng resignation dito kung ito po ito'y magiging voluntary on their part. Sinisiguro rin nilang walang sasantuhin ang bubuing five-man panel na siyang sasala sa mga opisyal na magre-resign. Apektado ng pakiusap ang halos 1,000 pinakamataas na opisyal ng PNP. Samantala, nilinaw naman ng PNP na lahat ng opisyal na nagsumite ng courtesy resignation na hindi muna matatanggal sa kanilang pwesto. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Rodrigo Maranan, mangyayari lang ito kung makikitaan ng ebidensyang sangkot sa illegal na droga ang naturang opisyal. Dito ay rerekomenda ng panel na tanggapin ng Pangulo ang kanilang resignation. Inaasahang maglalabas ng pahayag ang Civil Service Commission kaugnay sa usaping ito. Bangabat bahagi ng Armed Services ang Philippine National Police sa ilalim ng saligang batas, isa itong sibilyan na ahensya na sakop ng Civil Service Commission. Rafi Santos, ABS-CBN News. Sinasagawa na sa Quirino Grandstand ang pagkukugay sa imahen ng Poong Itim na Nazareno. Doon po magsisimula ang Walk of Faith na ipinalit naman sa traslasyon. At live nagpapatrol sa Quirino Grandstand sa Maynila si Michael Dalizo. Mike, gaano karami ang dumagsaryan at kumustang panahon? Alvin, sa ngayon ay manipis pa ang mga tao dito sa Quirino Grandstand sa Maynila sa taya ng Manila Police District. Mula kaninang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay nasa 580 lang yung mga tao dito. Pero sa hiwalay na taya ng Quiapo Church Command Post ay umabot ng higit 6,000 ang mga dumagsa dito sa Quirino Grandstand mula kaninang hating gabi. Inaasahan na abot ng 1,000,000 ang mga dadagsa dito para sa misa mamayang hating gabi at ang inaabangang lakad pananampalataya o Walk of Faith. Nagpapatuloy ang pagpupugay dito at mula dito sa kinatatayuan ko sa entrada ng stage, no, papunta doon sa stage, ay hindi naman kumakapal yung bilang ng mga tao, walang kumpulan. Kanina sinubukan nating makipila, no, umabot lang ng mga 5 minuto mula doon sa may entrada sa May Luneta Park Hotel papunta sa mismong imahe ng Nazareno. Lumuwas pa mula Lipa, Batangas ang pamilya ni Evelyn na siyang una sa pila para sa pagpupugay sa Quirino Grandstand sa Maynila. Dumating sila Biyernes pa o alas 2 ng hapon kahapon, tiniis nila ang ulan, putik at baha. Ay syempre, maga kami makakauwi. Tsaka kami unang makakahalik kay Nazareno. So inagahan na namin kasi yung in-expect namin laging mahaba yung pila. Bandang alauna ng madaling araw kanina, nagsimula ang pagpupugay. Marami ang sumalampak sa semento habang naghihintay. Si Cheryl nagpupugay dahil sa natupad ang kanyang dasal. Ang pinakahimala po yung nagkaroon kami ng anak. After 13 years kasi, nagkaroon kami ng anak. At saka may hiniling kami kay kapapagad na na kagalingan ng panganay ko. Nagkaroon kasi siya ng ng inguinal hernia. Pero after 6 months, nung namamanata na kami, pagbalik namin sa ultrasound, wala na. Sulit naman ang pagpupuyat ng 23 anyos na si Jessa nang muling mahawakan ang imahen ng Nazareno. Masaya po dahil pandemic, hindi kami nakapunas nung nakaraang taon. Masaya. Tas mabilis na po yung hindi kagaya dati. Marami ang emosyonal nang muling idaos ang misa sa grandstand sa unang pagkakataon na nahinto ng 2 taon dala ng pandemya. Masaya na napapaiyak dahil nga sa tinagal-tagal sa ilang taon, muli kaming nakatungtong dito sa Luneta Quirino Grandstand na kasama ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa inisyal na pagtataya ng pulisya, nananatiling payapa ang pagdaraos ng pagpupugay. 5,000 ang mga nakadeploy na pulis. Andyan din ang mga tauhan ng EOD K9 Group. Walang namomonitor na banta sa seguridad. Hindi na naglagay ng signal jammer pero maaari itong gamitin kung may mamomonitor na anumang banta. Sa mga pupunta dito, dadalo, yung pagiging Kristiyano po ang pairalin natin na pagiging mahinahon at mapagbigay, mapagpakumbaba. Dahil ito po ay pag-exercise ng ating faith. Maging mapagmasid po tayo sa ating mga kapaligiran. Kung meron po tayo mga makikitang mga kahinahinalang mga personalidad, nandyan lang po yung mga kapulisan natin, i-report lang po natin sa kanila.
Simula na rin ngayong Sabado ang tatlong araw na liquor ban sa Maynila. Pagpupugay ang tawag ngayon sa pagbibigay respeto sa imahen ng Nazareno bilang kapalit ng pahalik. Bawal na kasing halikan ang imahen bilang pag-iingat sa COVID-19. Ito pong pagpupugay bilang tanda ng ating pananampalataya sa Panginoong sinisimbolo ng imaheng ito. Alvin, paalala lang sa mga dadalo dito sa Walk of Faith na bawal yung mga life-size image ng Nazareno para hindi ito pagkaguluhan. Hindi rin pwede magdala ng mga estandarte at andas. At mamaya, no, alas 2 na madaling araw, magsisimula ang prosesyon mula dito sa grandstand. Lalakad sa Katigbak Drive, Padre Burgos Street, Jones Bridge at iba pang lansangan patungo sa Quiapo Church. Inaasahang tatagal ito ng 2 oras. At yan ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Alvin. May kailan tatanggalin yung cellphone signal? Kung tatanggalin man. Dito sa Quirino Grandstand, Alvin, no, sabi ng pulisya kanina, ay hindi na kailangang magkaroon ng signal jammer. No? Wala silang namomonitor na banta. Pero sakaling may mamonitor sila na unusual na komunikasyon, doon nila gagamitin yung signal jammer. Alvin. Maraming salamat, Michael Delizo. Para sa ilang pamilya, parang kayamanan ay pinamamana ang debosyon at panata sa Nazareno. Kaya naman may ilan na halos buong angkan ay naglalaan ng panahon para makapagsilbi at mamanata sa Nazareno. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Sa loob ng maraming taon, ganito ang eksena sa tuwing may traslasyon ng itim na Nazareno. Malaki ang papel ng mga ihos del Nazareno sa traslasyon. Sila ang naatasan para ingatan ng poon tuwing nagkakagulo ang mga deboto para mahawakan o mahalikan nito. Trabaho rin nilang gabayan at bigyang direksyon ng andas sa pagdaan nito sa dagat ng mga deboto. 15 taon ng ihos del Nazareno si Leonardo Fortuno. Sanay siya sa nakabibinging hiyawan ng mga deboto sa prosesyon. Kaya't ikinalulungkot niya na walang traslasyon ngayon 2023. Maraming nasasabik talaga sa ganyang sitwasyon sa mga prosesyon. Pero sa akin lang, huwag silang titigil na magdasal. Panginoon, babalik yan. Ang panganay na anak na si Lindsay ang dahilan kung bakit naging iho si Leonardo. Sa tuwing maalala ito, di niya maiwasan na maging emosyonal. May dahilan eh, kasi sa anak ko. Panganay. Halos nagkasakit siya. Nagbipitong taon. Sinurender ko. Kanya. Sabi ko, ay nabahala. Sana kong panay. Huwag yung pairapan. Kunin yun na. Tatanggapin na namin. Hanggang sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, gumaling siya. Ang debosyon ni Leonardo na ipasa na rin sa kanyang mga anak. 22 anyos na ngayon ang anak na si Lindsay at naglilingkod na rin sa simbahan ng Quiapo. Naiyak ako kasi po, hindi ko po alam na para sa akin, na dahil po pala sa akin. Kaya napalapit lalo si Papa sa Quiapo at sa mahal na pong Jesus Nazareno. Naipamulat po sa amin ni Papa na yung halaga po ng pananampalataya sa kanya. Maging ang 17 anyos na anak ni Leonardo ay namulat din sa pagdedebosyon sa Nazareno. 7 taon pa lang si Leomar nang isama ni Leonardo sa simbahan ng Quiapo. Masaya naman po sa dahil pinasok niya po sa Central EOS. May git 11 years na po kung naglilingkod sa simbahan. Katulad po nung ginawa sa akin ng papa ko po. Bali, magiging inspirasyon na rin po ng magiging anak ko to. Kung sakaling dumating naman po sa point na magkapamilya na po ako. Umaasa ang pamilya Fortuno na sa susunod na taon, maibalik na ang traslasyon. Pero sa ngayon, hinimok ni Leonardo ang mga kapwa deboto na mas laliman pa ang sakripisyo. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Umarangkada ang iba-ibang aktibidad para sa pagsisimula ng Sinulog Festival sa lungsod ng Cebu.
Kahapon, lumahok sa sayaw ang mga taga-kolehiyo at universidad sa lungsod. Mula Basilica Minore del Santo Niño, inikot nila ang downtown Cebu patungong Cebu City Sports Center. Samantala, hindi napigil ng ulan ang pagdagsa ng mga deboto sa Novena Mass na ginanap sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa January 15, nakatakda ang Grand Sinulog Parade na gaganapin naman sa South Road Properties World Tent City na iba mula sa dating venue. Bagong setup namin, ito yung sinasabing One Cebu Island Sinulog 2023. Kasama na natin yung province of Cebu led by Governor Gwen Garcia at saka yung the whole province and the three and even four cities, Talisay, Mandawi, at saka Lapu-Lapu po. Walang humpay ang pagdating ng mga deboto ng Nazareno sa Quiapo Church. Hindi man kasing siksikan tulad ng mga nakaraang pagdiriwang ng Nazareno, puno ang simbahan ng mga dumadalo sa misa. At live mula sa Quiapo, sa Maynila, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. Jeffrey, kamusta ang dami ng mga deboto dyan sa Quiapo Church ngayong Sabado? Pia, ayon sa tala ng Manila Police District, umabot sa 1,300 ang debotong nasa Quiapo Church sa pagitan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Pero sa kabuuan, sa buong araw, Pia, ay mahigit 24,000 na deboto na ang nabibilang. Dumalo ang mga ito sa oras-oras na misa at sa inabangan na pagbibihis ng itim na Nazareno. Sagrado at taimtim ang tradisyonal na pagbibihis sa imahen ng itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Puno ang simbahan ng mga mananampalataya na pinanood ang dahan-dahang pagtakip ng kulay lilang telon sa mahigit 400 taon ng imahen. Ilang minuto itong nakatakip at inalayan ng mga awit hanggang sa ibaba ang telon at doon na sinalubong ng palakpakan at hiyawan ng Viva Nazareno ang bagong bihis na poon. Viva po Jesus sa Pagano! Viva! Ito po ay taon-taon pinapalitan ng damit. Ngayong taon po na ito, bago po yung damit, bago po yung kanyang koronang tinik, ang kanyang tres potensyana, ang kanyang borlas at ang kanyang kantoneras. Yung kantoneras po, ito po yung apat na kanto ng krus na makikita niyo po doon sa Nazareno. Matapos ang pagbibihis, inilagay ang hinubad na damit sa harapan ng altar. Pinilahan ito ng mga deboto na naniniwalang may dalang biyaya ang paghaplos sa damit ng Nazareno. Masayang masaya po kasi matagal ko nang inangarap na mahawakan siya. Simulan tsaka ibibigay ko ito doon sa kapatid ng inang namin sa asal na ako humatos hanggang ngayon hindi pa ako siya nagigising. Ipinaliwanag naman ni Father Rufino Sescon Jr. kung bakit sinusuutan ng marangyang damit ang Nazareno. Hindi nga ito siguro yung makasaysayang suot ni Jesus Nazareno. Pero kaya natin siya dinadamitan ng maringal, maganda, upang ipaalala sa atin na ang lahat ng mahipo, mahawakan, madampian, at masuotan ni Jesus Nazareno ay gumaganda, nagiging maringal at marangal. Sa labas ng simbahan, patuloy din ang pagdating ng mga deboto. Marami ang nagpapasalamat sa mga natanggap na biyaya, ngunit ang iba, milagro ang hiling. Tulad ni Aling Karda na tanging dasal ay muling makapiling ang kapatid na 4 na taon nang nawawala. Ginagro ko sa Juan, gining Nazareno, ang tabangin taong ko, makita ko yung kapatid ko, ginalangin ko sa Ginoo na, Lord, nang kundugay ko sa ako ulo, Lord, na baybaya siya. Talagang nananalig ako sa kanya at marami po siyang ginawa sa akin para iligtas yung buhay namin, katulad nung November 14, nasunog po yung dalawang barangay sa amin. Hindi po ako bumitaw sa kanya. Kaninang umaga, nag-inspeksyon muli si Manila Mayor Hani Lacuna. Tiniyak niyang isinasaayos na ang mga kalsadang bahagi ng ruta ng Walk of Faith bukas.
Ikinatutuwa naman ng Manila Police District na mula nang dumagsa ang mga deboto sa Quiapo Church at Quirino Grandstand, mapayapa pa rin ang sitwasyon. Nagpaalala rin ng MPD sa mga deboto na lalahok sa Walk of Faith. Yung religious items lang po na hand carry at magdala po kayo ng baon na pagkain, baon na power bank at hotlines na dapat tawagan, dapat nakaready rin po yun. Pia, ito ay akuha ng ating camera mula sa Santa Catalina Residences. Kung Ocasa Catalina Residences, kung saan makikita na gabi man na, ay tuloy-tuloy pa rin ang paglagsa ng mga deboto rito sa Quiapo. Samantala, una na nga idineklara ng Malacanang na special non-working holiday sa lungsod ng Maynila sa Lunes, January 9. At Pia, abiso sa mga motorista, eksakto alas 7 ngayong gabi ay isasara na po ang ilang kalsada sa paligid ng Quiapo Church. Bahagi dyan, no, kasama dyan, Pia, yung mga ruta ng isasagawang Walk of Faith bukas. Kabilang ang bahagi ng Espanya, Quezon Bridge, Quezon Boulevard, Rizal Avenue at Palangka Street. Pia. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Sa ibang balita, inihayag ng isang eksperto na maaari umanong magkaroon ng epekto ang pagkakaabsuelto ng Las Piñas Regional Trial Court kay Juanito Remulla III sa hiwalay pang reklamong kinakaharap niya na nakabimbin pa sa Pasay City Prosecutor's Office. Nagpapatrol, Rafi Santos. Naging mabilis ang resolusyon sa kaso ni Juanito Jose Joey Remulla III, anak ni Justice Secretary Boying Remulla, sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Biyernes ang mapawalang sala si Remulla na isang korte sa Las Piñas, halos tatlong buwan lang mula nang maaresto siya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang tinaguriang controlled delivery operation ng halos isang kilong high-grade marijuana o kush na galing Amerika. Sa pahayag ng abogado ng batang Remulla na si Attorney Kit Belmonte, napatunayan maaari naman palang mabilis na makamit ang katarungan para sa kanyang kliyente, pero dapat din mangyari ito sa iba pang nasasakdal, lalo na ang mga nakakulong nang walang katarungan. Lahat anya ay nararapat sa mabilis na pagpapatupad ng hustisya. Sang-ayon dito ang isang criminal law expert. Makukompare ko din sa ibang mga ganyang kaso involving drugs na detained yung akusado, ay hindi din naman nakakaroon ng desisyon ng ganyang kabilis. Dagdag pa ni Justiniano, sa chain of custody ng ebidensya lumabo ang kaso laban kay Remulla. Sa tingin niya, maaaring magkaroon ito ng epekto sa hiwalay na reklamong nakabinbin pa sa Pasay City Prosecutor's Office. Yung lumalabas na consignee o nag-import ibang tao, ay baka ganyan din ang mangyari. Para kay dating Supreme Court spokesperson Attorney Ted Te, hindi karaniwang natatapos sa isang kasong kriminal sa korte sa loob lamang ng tatlong buwan. Dapat anya maging pamantayan ang bilis ng pagresolba ng kasong ito sa iba pang kasong dinidinig ng mga korte. Pero hindi niya maiwasang maitanong kung may kinalaman ito sa pagiging isang Remulla niya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla naman na naabsueltong akusado, natanggap na niyang mayroon talagang mga basher at parte na umano ito ng buhay niya bilang opisyal ng gobyerno. Rafi Santos, ABS-CBN News. Umaapila ng dulong sa national government ang mga taga-Oriental Mindoro para masolusyunan na ang taon-taon na lang nilang problema sa baha. Hiling din nilang maampunan ng karagdagang ayuda. Live mula sa Nauhan, Oriental Mindoro, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, ano ba nakikitang pangmatagalang solusyon dyan sa baha? Alvin, ang pagpapatayo ng mga protection dike at ang pagpapalalim sa mga ilog, lalo na dito sa bayan ng Nauhan, ang hiling ng mga taga-Oriental Mindoro para matigil na ang taon-taon ng porwisyong baha sa kanilang lugar. Kabilang si Nanay Concepcion sa mga nawala ng bahay nang labunin ng ilog ang kanilang lugar sa barangay San Andres sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Pati kanilang bukirin, mistulang ilog, kaya lugbok ang kanilang kabuhayan. Ngayon naman ho, ilubog na naman sa tubig. Eh wala ho kaming income, wala kaming pagkitaan ngayon. Para sa magsasakang si Tatay Francisco, patuloy na maghihirap ang mga gaya niyang magsasaka at mawawala ng lupang sakahan kung hindi mabibigyang solusyon ang kanilang problema sa pagbaha. Puro gastos, puro utang, ngunit sa kabila ng lahat, pag nakatanim na, gigibay lang po itong aming mga tinanim, nitong baha. BBM, tulungan mo po ang barangay San Andres. Sa tindi ng baha, umapaw ang ilog ng mag-asawang tubig
at gumawa ng panibagong ilog na naging dahilan ng malawak ang pagbaha. Puspusa na ngayon ang pagtatambak ng lupa para maibalik sa orihinal na daluyan ang tubig para matigil na ang pagbaha. Dati sakit lang ang barangay yung pagbaha. Pero ngayon ay kanser na. Pangulong Bumbong, kung sana naman ay matugunan yung aming pangangailangan. Aminado ang mga lokal opisyal, pansamantala lang ang kanilang solusyon. Apila nila sa national government ang tulong lalo't kailangan ang pagtatayo ng mga dike at pagpapalalim sa mga ilog. Sa local po, hindi po namin ito makakaya sapagkat napakaliit lang po ng aming budget. So, humihingi po kami ng inyong tulong para po magkameron ng pangmatagalan lunas. Isa sa nakita pang ugat ng pagbaha ang mga iligal na pagpuputol ng puno sa kabundukan. Nakunan pa ng video ang hinihinalang illegal loggers habang tumatawid sa ilog pero hindi sila nahuli ng mga otoridad. Kanina, nahatira na rin ng ayuda ang barangay Malvar na ilang araw nang isolated dahil naging ilog na ang mga daan. Sa bayan ng Bako, halos 4,000 pamilya ang naapektuhan ng baha at umaapila sila ng dagdag na tulong. Yung mga nasa uphills, yung sa mga kabundukan, mga kapatid nating mga katutubo, kailangan nila ng tulong dahil doon sa nangyaring baha, hindi rin sila nakapagtrabaho, hindi rin sila nakababa dahil sa baba ng kanilang dinadaanan, baha. Tumugon sa panawagan ang bayan ng Gloria, bitbit ang 500 kahon ng relief goods na inilaan sa kanila ng DSWD. Wala namang binabaha sa aming barangay. Kung mayroon mang mangyari, kaya ng munisipyo. Kaya pa namin sa pondo namin. Muli namang nangamba ang mga residente kanina dahil tumaas muli ang baha dala ng malakas na ulan na agad din namang humupa. Alvin, ayon kay Mayor Alan Roldan ng Bayan ng Bako, kung magtatagal pa ang pagbaha ay pag-aaralan nila ang pagdideklara ng state of calamity. Alvin. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Dennis, dat. Baha at landslide din ang idinulot ng walang tigil na ulan sa lalawigan ng Aurora. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot hanggang 3 talampakan ng baha sa mga bayan ng San Luis, Dinalungan, Kasiguran, Tinggalan at Baler. Mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng baha. Ayon sa PAGASA, epekto ng hanging amihan at shear line ang masamang panahong nararanasan sa lalawigan. Simula ngayong Sabado, sarado muna ang Mount Data Cliff section ng Baguio Bontoc Road sa Bauco Mountain Province matapos magkaroon ng rock slide nitong Biyernes na ikinamatay ng isang teenager. Sa Dolores, Eastern Samar, nagbabangka na ang ilang residente dahil sa baha. Ayon sa residenteng si Joy Pumida, nitong Pasko, mas mataas pa ang tubig na umabot hanggang Bewang. Nagkabitak naman sa kalsada dahil sa ilang araw na ulan sa bayan ng Kaibiran, Biliran, bunsod ng low pressure area. Abiso ng DPWH, mga light vehicles muna ang pwedeng dumaan sa bahagi ng Naval, Kaibiran Cross Country Road sa sityo Makalpe, Barangay Kabibihan. Maaari naman dumaan sa Kaibiran, Kabugayan, Biliran Road ang mga malalaking sasakyan. Sa lagay naman ng panahon, patuloy na binabantay ng PAGASA ang isang low-pressure area sa layong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Sa ngayon, mababa pa umano ang tsansa na maging ganap na bagyo ito pero ang mga dala nitong kaulapan ay magdudulot ng pag-ulan lalo na sa Eastern Visayas, Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Makararanas ang Western Visayas at malaking bahagi ng Palawan ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dala po ng localized thunderstorms. Sa Luzon, maulap na papawirin ang mamumuo sa eastern section, partikular sa Cagayan Valley, Aurora, Cordillera, Quezon at Bicol Region. Asahan po ang mga pag-ulan na dala ng amihan. Dito naman sa Metro Manila at kanlurang bahagi ng Luzon, generally fair weather conditions ang mararanasan maliban na lang sa mahinang pag-ulan. Umani ng papuri ang security guards sa NAIA matapos na isauli ang nakitang bag na may lamang 1.5 million pesos at iba pang personal na gamit. Nagro-routine traffic patrol sa Terminal 2 Domestic Arrival Area noong January 4 si Albert Bautista ng Lockheed Security Agency. Napansin niya ang isang trolley bag na naiwan sa public waiting area kaya inireport ang bagahe sa Airport Police Department.
Naibalik naman ito sa may-aring si Maluso, Basilan Mayor Honey Bud. Ayon kay Bautista, takot siya sa karma at kahit maliit ang kanyang sweldo, hindi niya maaatim na angkinin ang pera na hindi sa kanya. Sisimulan na sa Enero at Gis ang investigasyon ng kamera sa nangyaring aberya sa NAIA nitong bagong taon. Bagamat may tuturing na balik normal na ang mga biyahe sa maraming airport sa bansa, may mga pasahero pa rin nangangambang maulit ang kaparehong insidente. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Naging buwena man ang bungad sa mga biyahero ang matinding abala sa paliparan ng bagong taon. Isa sa libo-libong na perwisyo si San Jose del Monte Congresswoman Rita Robes. Ayon sa kongresista, nakadakda sa Enero at Jes ang investigasyon ng kamera sa system glitch o pagpalya ng air navigation system ng KAAP. Hiwalay ito sa pagdinig ng Senado na gagawin sa January 12 kung saan ipapatawag ang mga transportation officials para magpaliwanag. Sa aking palagay po, no, si KAAP at saka si MIA ang dapat makasama dito at higit sa lahat si DOTR kasi sila yung pinaka-oversight, no, and policies. Ang masakit nito, nakita ko rin po yung mga bus na sa budget carrier na sinasabi, kahit ang tubig, wala mo na ibigay. Yung iba po natutulog na sa sahig. Ang communication po, hindi ho tama. Hindi ho naging maayos. Natakot naman si Tate Jerry Granada na maantala rin ang kanyang flight kaya nasa NAIA na siya kahit bukas pa ang biyahe patungong Thailand. Ayon sa kanilang kaanak, naantala rin ang kanilang flight mula Amerika dahil sa delay ng mga biyahe. Yung kagabi po, California, yung kaninang umaga galing Philadelphia, galing New York na. Kailan dapat talaga ang dating nila? Yung galing New York, dapat kahapon ng umaga. Naging ngayong umaga. Ayon sa Bureau of Immigration, ang pagdagsa ng mga pasahero nitong nakalipas na mga araw ay maituturing na normal dahil ito ang mga recovery flights. Sabi ni Attorney Carlos Capulong, hepe ng Immigration Port Operations Division, mula sa mahigit 15,000 pasahero na umalis sa NAIA noong January 1, umakyat na ito sa 41,757 noong Enero a 2 at patuloy pang nadaragdagan. Ayon sa Bureau of Immigration, asahan pang pagtaas ng bilang ng mga biyahero na nag-rebook ng kanilang flights. Tiniyak din ng Immigration na may sapat silang bilang ng mga personnel sa airport. Samantala, hindi kumbinsido ang mga eksperto na parehong bumigay o nagka-problema ang uninterrupted power supply o UPS ng KAAP. Kung meron kang air navigation system, it is fail safe. It does not fail. Oh. That is designed to be fail safe. You don't design at one air navigation system na may probability of failure, no? So it's not a failure of the system itself. It's a failure of the power supply. Una na ring ibinili ni Pangulong Bongbong Marcos sa transport officials na bilisan ang pagbili ng mga kagamitan para sa backup system. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Good news! Puro rollback sa Martes sa diesel, gasolina at kerosene. Maglalaro po sa 2.40 hanggang 2.70 magiging bawas presyo sa diesel at kerosene. Ang gasolina, nasa 30 hanggang 60 centimos sa magiging rollback. Noong Martes hanggang Miyerkules, pataas pa po ang presyo ng imported gasoline sa world market pero kumambyo noong Huwebes at lumaki pang ibinagsak kahapon. Paliwanag ng mga taga-industriya, nag-react ang merkado sa analysis na mukhang matutuloy ang global recession o yung paghina po ng ekonomiya ng buong mundo. Sapat din ang supply ng langis sa kasalukuyang demand, kaya humupa ang presyo kumpara sa huling linggo ng 2022. Nagmahal ang presyo ng ilang gulay. Balik naman sa 600 piso ang kada kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Problema pa rin umano ang supply, kaya sumisipa ang presyo nito. Nagpapatrol, Jose Carretero. Napasugod si Sally sa Kadiwa Store sa tanggapan ng Department of Agriculture kaninang umaga. 170 pesos lang kasi ang kilo rito ng sibuyas na gamit niya para sa panindang lumpia. Hamak na mas mura kumpara sa 560 pesos sa Balintawak Market. Para makatipid po ako kasi napakamahal po sa Balintawak, galing ako ron.
560 ang kilo. Nasa 800 kilong sibuyas mula Nueva Ecija ang naubos sa Kadiwa Store. Sa Kamuning Public Market, mahal pa rin ang sibuyas. Nagkaubusan ng supply kahapon, kaya ngayong araw, pumalo ito sa 600 per kilo. Medyo nagkukulang kami sa supply kasi kahapon wala na kaming sibuyas. Ngayon lang kami nagkaroon, sir. Bali kasi bawat pisto, isang bag lang binibigay nilang sibuyas. Hindi masabi ng ilang nagtitinda ang dahilan kung bakit kulang ang supply ng sibuyas. Una nang sinabi ng grupong Sinag na posibleng bumaba na ang presyo ng sibuyas, lalo't magsisimula na ang anihan. May pagtaas din sa presyo ng ilang gulay. Nasa 10 hanggang 20 pesos ang itinaas ng ampalaya at repolyo. Wala namang halos paggalaw sa presyo ng karneng manok, baboy, baka at ilang isda. Ang pagtaas sa presyo ng mga pagkain ang isa sa mga dahilan kung bakit tumaas ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng mga bilihin noong Disyembre na pumalo sa 8.1%. Pinakamataas na antas ito mula Nobyembre 2008. Ramdam ito ng mga kagaya na Regine na walang magawa kundi maghigpit sa budget. Hati-hati na lang kung ano yung gusto nilang kainin, ihati-hatiin hanggang gabi na. Pero ayon sa senior economist na si Nicolas Mapa, naabot na ang peak o tuktok ng inflation noong Disyembre. By May, we see it at about 6.5%. Medyo mataas pa rin. Pero at least pababa na. Yung direction po ng inflation ay mukhang pababa na. Yung exchange rate, yung palitan ay bumaba na from about 59, nasa 55 na siya po na yun. Nakatulong po yun kasi karamihan ng mga items natin, especially yung food items, marami dyan po ay imported. So kung mataas yung palitan at exchange rate at 59, tatama po tayo, parang tataas yung import, tawag na imported inflation. So since bumaba na yung exchange rate to 55, makatulong yun sa inflation. Jose Caritero, ABS-CBN News. Nakalatag na ang mga checkpoint ng Provincial Mobile Force Company sa lalawigan ng Isabela ngayong araw. Bahagi umano ang intensified checkpoint ng heightened alert ng Philippine National Police para sa nakatakdang dalawang araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operations simula bukas January 8. Nagkalat din ang mga mobile trucks at tangke sa loob ng Campo Crame. Pero nilinaw po ng PNP na bahagi ito ng paghahanda sa malalaking pagtitipon kabilang na ang Walk of Faith na Nazareno at Sinulog Festival ng Cebu. Gayun ng PNP, walang banta ng destabilisasyon sa bansa at nagpapatupad lamang ng maximum police visibility para sa kaligtasan ng lahat. Huwag basta-basta po maniniwala sa lahat po ng lumalabas na mga balita, lalong-lalo na po sa social media. Siguraduhin po natin na yung mga sources po ng mga information na ito ay totoo po. On the part of the PNP po, wala po tayong nare-receive na ganyang information po na regarding po sa destabilization plot po. Rest assured po ma'am, ang PNP po ay laging nakahanda po. Binaha ang ilang bahagi ng Bulacan matapos magpakawala ng tubig ang Angat Dam kagabi. Lubog sa tubig ang kalsada ng Barangay Ibao Este, Kalumpit, Bulacan. Nahirapang bumiyahe ang ilang motorista dahil pinasok ng tubig ang kanilang mga sasakyan habang marami pang ibang sasakyan ang hindi na makausad. Ayon sa mga residente, mabilis tumaas ang tubig matapos umapaw ang ilog dahil sa pinakawalang tubig sa dam na sumabay pa sa high tide. It's Instagram official. Ipinakilala na ni na Luis Manzano at Jesse Mendiola ang kanilang first baby na pinangalan ng Isabella Rose o Baby Peanut. Ibinahagi ng mag-asawa sa social media ang magandang balita. Karga ni Luis si Baby Peanut habang si Jesse ipinakita nakahawak sa kanyang daliri si Little Rosie kasabay ng caption na hindi niya akalaing kaya niyang magmahal ng ganito. Noon lang Pebrero 2021, ikinasal sina Luis at Jesse sa isang garden ceremony. Congratulations! Cute ano? Oo, talaga ba naman? Ano? Congrats din sa bagong mommy at daddy. Magandang oo. Journey yan. Tsaka ano, maputi. Pareho maputi. Oo, at syempre, sure na sure maganda. Oo, kasi parehong pogi at maganda eh. Congratulations, Luis. O sa mga pupunta doon sa Quirino, mag-ingat po kayo ha. At saka naulan, magdala ng... Pwede bang magdala ng payong o bawal payong? Kapote.
kapote. O yun, no? Kasi baka biglang umulan. At sana huwag na magdala ng bata. Oo, huwag na. Kaya may mga matatanda na lang. Oo nga. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Sa ngalan ni Zen Hernandez, ako si Pia Gutierrez. At ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.